And hello guys, good morning. So, ayan, so may repair tayo dito. This is a video card. So, eto siya guys. Problem nito ay magre-thermal pad tayo guys. Problem nito ay no power shorted. So, eto siya guys. Turo ko sa inyo paano siya palitan ng thermal pad. Yung tamang size. Ayan. Ayan guys. So, eto. Yung thermal pad niya guys, naka-place na. Ayan, this is 1.0mm ang thickness nitong dalawa na ito. Ayan, as you can see. So, yan ang thickness niya, ang dalawa na yan. 1.0mm. Ayan. Tapos, ito namang VRAM is 0.5mm ang thickness. Ayan. So, yan po ang thickness niyang dalawa na. Ayan, itong sa VRAM. So, basic lang, itong model nito guys. This is a white, Gigabyte White Vision OC. Ayan, as you can see. So, check natin sa my camera. As you can see, this is a model. APC search mo. So, ayan, tingnan natin. Palinawin natin sa camera. So, wait nyo lang. Ayan, so nakita nyo, GB N3060. Ibig sabihin ng TTI. Tapos, Vision OC 8GB DDR6. Ayan, white version siya, guys. Ayan, so, yan lang naman ang paglalagay ng thermal pad. So, ito yung, ano nya, pan niya, as you can see, makikita nyo, kulay white siya. Ayan, kasi meron itong black, guys. Ayan. Ayan, as you can see. Ayan. So, basic lang naman yung ano niya, thermal paste at saka thermal pad yung paglalagay. So, ayan, guys, lalagyan natin niya ng thermal paste. Ayan. Ayan. So, ang ginagamit ko ay Maxor thermal paste. Ayan, MT. 8301C. So, yan ang version niya. Yan yung latest version ng Maxor na thermal paste. Yan. So, yan ang ating ilalagay diyan para mas maganda yung temperature cooling. Ayan. So, guys. So, gamit tayo ng spatula. Yan. So, spatula para hindi madumihan yung ating kamay. Ito, guys. So, kuha lang tayo. Tapos, ilagay natin. Yan. So, ilagay lang natin yan. Yan. So, gandaan nyo lang yung pagkakalagay, guys. Huwag yung masyadong kakapurat o kakaunti. Kasi ang thermal paste guys, pag sa manufacturer, lalo sa mga mapapansin nyo, pag bago ba, square yan. So, yan. Pag may sobra sa ano natin, lagay natin sa heatsink. Yan, doon sa bakat ng GPU chip para hindi siya masayang. Mas maganda yan. Sa manufactured kasi guys, mayroon yan talagang nakalagay dyan na palabis. Labis dun sa pinakang GPU chip. Huwag naman yung lunod na guys. Yung as in lunod na lunod. Yung talagang ano lang, hindi kulang, hindi labis. Yan. Yun ang mas maganda. Kasi pag uminit yan, guys, nalulusaw yan. Pwedeng umagos yan. Ayan. So, pagkatapos yan, so, ikakabit na natin yan. Ayan. So, syempre, kung paano natin tinanggal, very base orientation. So, kabit lang natin siya na ganon para maganda. Ayan. So, kung paano lang yung tinanggal. Kahit nagkapalit yan sa kabilang side na yan, okay lang yan. So, parehas naman kasi yun sa van. Ayan. Ayan. So, kabit natin. So, make sure na yung butas is fitted and connected. So, ayan. As you can see, bago nyo idikit yung thermal pad. Kasi pag na hindi unfitted at hindi pa shoot yung butas, so, magkakaroon ng issue. Ayan. So, as you can see. So, lagay na natin yung ano, yung ano natin na ito. So, lagay na natin yung screw. Tapos, i-check natin yan mamaya by microscope para malaman natin na fitted talaga. Yung, especially yung mga tornilyuhan at saka yung thermal pad. So, fitted sa between heatsink and VRAM and coil and other parts na dapat ay fitted siya. Okay? So, just wait for a while. So, tapusin lang ito yung screw. So, yung ating ano, display port backplate, display backplate. So, i-place natin yung mga screw niya para maging maayos. So, make sure ingatan natin yung ating mga screw to pumasok dun sa mga port. Masisira po yan pag tumama dun. So, be careful po paglalagay dun. So,
Oh, wait lang natin matapos. Yan. Tapos lagyan natin. Ito yung mga ano niya. Sa mga sara niya. Para hindi madumihan. Yan. And guys, finish na ang ating thermal pad and thermal paste replacement. So, as you can see, finish na po siya. Tapos na. So, basic lang yan, guys. So, gumamit lang tayo ng tamang panukat. So, may panukat tayong ginagamit dito para sa pag-ano. Tapos yan, microscope inspection. Always, check natin yan. Yung screw, as you can see, yung screw hole. Yan, lapat yung thermal pad, as you can see. Para microscopic yan, guys. So, ganyan, guys, pag nagre-repair ng nagre-thermal o nagre-thermal pad or palit ng thermal paste. So, make sure na fitted siya. Yan. Kabilaan niya, guys. Lahat ng part, lahat ng bahagi ng inyong video card, yung heatsink at bira, make sure na connected siya para mas maganda ang temperature cooling. Yan. Kasi oras lang, guys, na pagkakamali dyan. So, possible masisira yung ating video card. Magbablock screen, masisira ang bira, masisira ang GPU chip. Ayan, guys. So, ito siya. Tapos na. Finish na. Ayan. So, ayan ang ating repair. Gigabyte Vision White. Ayan. So, ayan yung model. So, 2.0 version, 2.0. Ayan. As you can see. So, ayan yung ating repair. Ayan. Ayan ang version na yan. So, OC edition siya. GB. DDR6 yan, guys. Ayan, guys. As you can see. So, yan ang ating repair ng video card repair. Okay? Thank you for watching. Bye!